Mga kabsa at mga ka-homemade, ito ang stock na spark plug ng ating Honda Click version 2. Game changer natin, ano? So, magpapalit tayo nito mamaya-maya. Tara, samahan niyo ako mga kabsa at mga ka-homemade. Okay, hello mga kabsat, mga ka-homemade, ito na naman po tayo. So medyo matagal-tagal po akong diyan nag-upload, ano? So medyo na-busy lang po tayo ngayon. Ito mga kabsat, mga ka-homemade, magpapalit tayo ng spark plug. So sabi nung sa Honda, kailangan ko na daw magpalit ng spark plug kasi more than 20,000 na ang aking odometer. So ayan, so dito natin yan, dito banda yan eh. So tatanggalin muna natin ito. Yan itong mga flarings na to, tatanggalin natin yan. Tapos yung upuan din natin. So possible, medyo madami-daming tatanggalin natin, pero kaya-kaya naman yan guys. So pwede mo siyang tanggalin, pwede dito, dito, tapos itong mga to. Eh pwede dito na lang eh, pwede dito na lang sa dalawa. Pwede mong isama ito. Nasa sa inyo na lang kung anong gagawin nyo, kung saan kayo mas comfortable. Nasa ilalim na ito yung ano eh, dito bandera. Bali guys, ito nga, natanggal na natin yung upuan, ano. Ayun, oh, yan, ito ang spark plug. So tatanggalin muna natin yung spark plug cap nya, tapos papalit natin yung bago mamaya. So medyo dudukutin mo yan. So ayan, natanggal na natin yung upuan. So pwede na natin hugutin mamaya yun, ang spark plug na dati na nakalagay. Ayan, ano, natanggal na natin yung cap. So yung spark plug naman na yan. Ah pala guys, yung binibigay kapag nabili mo yung motor, yung unang binibigay na tools lang na pantanggal ng spark plug, yun ang gagamitin natin dito, ano. Ayan, medyo hindi lang magkasya. Ito ngayon ang gagamitin natin dyan. So parang hex sya. So, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. So, tanong nyo na lang sa mga mekaniko talaga guys, ano. DIY lang itong ginagawa ko. So possible dito nagkakaproblema kaya medyo mahirap mag-start o kaya maingay siya. Tapos namamatay agad siya pagka sindi mo pa lang o idle pa lang siya. Oh, ito. May sinasabi silang lean and notch na kulay para dito. So tapos dito mo daw malalaman kung ano ba talaga dapat i-adjust mo dun sa fuel and air mixture nya doon sa may combustion chamber. So guys, ito, paandarin natin. Tignan natin kung gagana. So bali ang ni-next natin, ito, magtatanggal tayo ng coolant. So stock coolant pa lang to, dagdag pa lang ako ng dagdag. Ito ang kamali ko guys, ano. Pero sa susunod na video na natin yan. So after 3 years saka lang ako magpapalit ng coolant. So same pa din naman gagamitin, Honda pa din naman yung coolant. Kaya lang abangan nyo na lang sa next video, ano, kung ano yung mga dapat at hindi dapat sa coolant. So thank you guys sa panonood.